Ama poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budi. Sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka
at sa kanilang lahi, nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos at kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya rin ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya rin ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daydig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nilabatid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyong iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! At ngayon po ay hindi lang basta Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Nobyembre,
Kaya sama-sama, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? First Friday, November. Tapos patapos na ho ang taon. Napakabilis. Unang Biyernes ng Nobyembre, buwan daw ng katatakutan at kamatayan ang November. Kaya binibiro nila yung mga pinanganak ng November, mga may birthday, kasal ng November. Huwag basta-basta naniniwala. Paano ba naman hindi ito magiging buwan ng katatakutan at kamatayan? Ginawa kasi nating nakakatakot ang dapat ay masayang okasyon, masayang buwan na pagdiriwang. Ginawa ba namang tiyanak yung mga bata? Nilagyan mo ng pangil, ng buntot, ng pakpak. Hindi ka pa nakontento sa katigasan ng ulo mo, naglagay ka pa ng sungay. Tos tabay tawa ng parang demonyo. Sinong hindi matatakot yan? Pero huwag nating kalilimutan, ang unang araw ng buwan na ito, bago ang araw ng mga patay, ay araw ng mga banal. November 1, Todos los Santos. Ang totoo mga kapatid, ang Nobyembre, ang buwan na ito, ay buwan ng kabanalan. Buwan ng kaligtasan. Ano ang paalala sa atin ng mga yumauna? Balik nga tayo sa maigsing katesismo lamang. Sa simbahan, may tinatawag tayong tatlong estado ng simbahan o sa simbahan. May tinatawag tayong church militant, church suffering, at church triumphant. Tayo yung nasa church militant, tayo yung mga nabubuhay pa. At ano yung dalawang miyembro ng simbahan ni Kristo? Yung church suffering ay ang mga namatay na, ngunit kailangan panglinisin sa purgatorio. Kaya pinagdadasal natin sila. At yung church triumphant ay ang mga nagtagumpay na, ang mga banal, ang mga nasa langit. Sabi ng pangitain ni San Juan, napakarami nilang nakaputi. Hindi kayang bilangin ng tao. At sila'y nasa harapan ng Diyos. Ito yung mga nauna na sa atin. At tayong mga nandito pa, binibigyan pa tayo ng oras ng Diyos. Ano ang mensahe ng mga nasa langit at ng mga nauna na? Buhay ka pa. Huwag mong kalilimutan. Buhay ka pa. Pakisabi nga po sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Sabihin sa katabi, may pag-asa ka pa. Yan ang pinapaalala ng mga nauna na sa atin. Buhay ka pa, nandito ka pa. Pagbutihin mo lang, umayos ka lang, may pag-asa ka pa. At mga kapatid, itong buwan na ito, panahon din ito para gawin natin ang tungkulin natin. Gawin natin ang mission natin bilang mga Kristiyano na palakasin natin ang kalooban ng bawat isa kagaya ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Ano ang sabi ni San Pablo? Hindi ako pinanghihinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Araw-araw, hindi makapagsisinungaling ang kabutihan mo. Kahit na itago mo pa yan, kahit na ikahiya mo pa yan, lalabas at lalabas ang kabutihan mo, maniwala ka. Kagaya ni San Pablo, ngayong Nobyembre, bago matapos ang taon na ito, gawin natin ang tungkulin natin, ang misyon nating palakasin ang loob ng bawat isa. Huwag kang maduwag na sumaksi sa katotohanan at kabutihan ni Kristo sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo at paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. Kung iniisip mong mahirap, Father, parang ang hirap naman kasi magpakabait. Parang ang hirap magpakabuti. Kung iniisip mong mahirap,
tama ka. Minsan nga, hindi lang mahirap. Hindi lang mahirap magpakabait. Minsan napakasakit. Napakalupit. At minsan, ang pangit ng kapalit ng pagpapakabait. May halong pagdududa. May halong paninira. May halong pamamahiya. Pero sa tulong ng mga banal, sa tulong ng mga nauna na sa atin, sa tulong nilang mga nasa langit na ngayon, makinig ka. Wala kang dapat pagsisihan. Wala kang dapat panghinayangan. Focus. Tuloy lang sa pagpanig sa katotohanan, sa tama at kabutihan. Dahil ang kagaya mo may future sa langit. At kung iniisip mong maraming matang nakatingin, maraming matang nagbabantay sa lahat ng ginagawa mo, huwag kang ma-conscious, huwag kang mahiya, lalo na kung regular viewers mo na sila, para manghusga at manira. Tandaan mo itong mabuti, kung paanong panlabas lang ang kayang makita ng mga Pariseo sa Ebanghelyo natin kay Kristo. Kung paanong yung panlabas lamang ang kayang husgahan, siraan ng mga Pariseo kay Kristo, lagi mong tatandaan, mas nalalaman, mas hahatulan ng Diyos ang laman ng isipan at kalooban ng tao. Kaya nga, wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa mata ng Diyos. Walang kasamaan tayong maitatago sa likod ng ating katalinuhan, posisyon, kayamanan, at walang kabutihan tayong matatabunan lang ng ating kasimplihan, kahirapan at kababaan. Alam ng Diyos kung paano niya itatama ang tinatago mong kalokohan. At alam din ng Diyos kung paano niya ipakikita ang angkin mong kabutihan. Alam niyo, may nabasa akong isang post. Medyo nalungkot ako sa nabasa ko. Sabi nung aking nabasa, hindi na ako ulit pinapansin ni Kagawad. Hindi na ako ulit pinapansin ni Kagawad. Nalungkot ako. Sabi ko na nga ba, may nabiktima na naman. Pero kahapon, may dalawa akong bisita. Yung isa, lalaki-babae, binigyan ako ng biskwit at nagbigay ng pasasalamat. Taga-Cavite pa sila. Yung isa naman, grupo sila. Nagsimba at nagpasalamat. Parehong nakaalala, parehong nakakakilala pa. Ipagdasal natin na sana lahat sila. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdadasal natin ang kapayapaan at kaligtasan ng mga kaluluwa, ng mga sumakabilang buhay na nating kapatid, at habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng mga nasa langit na ngayon, mga kapatid, tulungan natin ang bawat isa na sana hindi lang maginhawa at madaling buhay ang paghirapan natin, kundi ang mabuti at payapang ending ng buhay natin.
Araw-araw, bago natin pagplanuhan, bago natin katakutan ang kamatayan, mas siguraduhin at sikapin muna nating mabuhay sa katotohanan, sa kabutihan. Tandaan mo, buhay ka pa, umayos ka lang, may pag-asa ka pa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang atin pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang mga Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinakikiusap sa Diyos ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga leaders ng iba't ibang bansa at simbahan upang magkaisa tayong ibalik ang kapayapaan sa bawat bansa. Patuloy nating ipagdasal ang mga nakabilanggo, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga biktima ng pang-aabuso at kapabayaan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Hala ka, tinapay, alay namin
sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo
at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, ang mga nasa purgatorio, lalong-lalo na ang mga wala ng nakakaalala. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw at ang bagong buwan na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samo ko at kasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong
kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo kaming umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Webes at Sabado. Ngayong Biyernes, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa finance office at BPI entrance. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water.
para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin po ngayong ipagdasal ang mga minamahal nating yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kaligtasan, kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsisimba at pagbibigay pa rin ng tulong donasyon. Hindi lamang po pangkalamidad ang inyong mga binibigay na tulong, kundi sa bawat pagkakataong makatulong tayo sa mga kadiboto at kapatid nating higit ding nangangailangan. Lalo na po ngayon, maghahanda na tayo ng ating mga pamaskong handog para sa kanila. Ang ating pong pinansyal na tulong sa parish office at ang anumang inyong material na tulong ay sa ating pong Benedict Building sa likuran. Ang pabao ni Kristo sa atin, bago natin pagplanuhan at katakutan ang mamatay, siguraduhin muna nating sa kabutihan, sa katotohanan tayo nabubuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Oh,
at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,